Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa Philippine Old Coin na binebenta ng isang online seller dito. At ayan, nakikita po natin dito ang kanyang aktual na kuha sa kanyang larawan na 2 pirasong 50 centavos coin, mga Philippine Old Coins na may taong 1964. At yung nandito po sa ating bandang kaliwa ay halos nangingitim-itim na. Pero ayan, dito naman sa ating bandang kanan ay medyo okay pa naman. Kaya ayan, masasabi ko pong maganda po yung kanilang kondisyon dahil sa sobrang kalumaan po nila. Dahil po sa sobrang kalumaan nito, ay bihira na po talaga tayo makahanap ng magandang ganito or maganda yung kanyang kondisyon na ganitong kalumang mga lumang barya. Ayan, ito na rin po yung kanyang kuha sa kanilang kabaliktarang bahagi. Ayan, nakikita po natin dito na ayan, medyo okay yung nandito sa ating bandang kanan. Ayan, medyo yung dito sa bandang kaliwa ay medyo may mga tama po siya rito. Ayan. Pero sa tingin ko ay binibenta po niya yung 2 piraso na ito. At kaya yung kanyang presyo ay para po sa 2 barya na ito. Para mas makilala po natin ito ay check po natin ang kanyang mga detalye dito kay Numista. Ayan po siya, ito po yung kanyang oversight kung saan ay dito po natin nakikita yung coat of arms na disenyo. Disenyo nito. Ayan, nakasulat na rin po rito ang Central Bank of the Philippines. Ayan, dito po kay online seller ay ayan po siya. Ayan, ito po yung kanyang oversight. Samantala, ito naman po yung kanyang reverse side kung saan ay nakikita po natin dito ang nakatayong babae na may hawak po na martilyo sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang likuran ay ang umuusok na bulkan. At ang mga lettering po nito ay na nakasulat dito ay 50 centavos at saka ang taon po nitong 1964. Yan, yung kanyang 50 centavos ay ito po yung kanyang face value or yung kanyang halaga noon nung ginamit po sa sirkulasyon. At yan, ito naman po yung kay online seller. Yan, ganyan po yung kanyang itsura. At ayan, nakikita natin yung dito sa nangingitim ay halos hindi natin mapansin yung nakatayong babae. Ayan, dahil sa sobrang nangingitim na po siya. Ayan. Minted po ito sa bansang United Kingdom at saka United States. Ayan, Royal Mint po yung na-mint dito sa bansang United Kingdom at ayan, United States Mint. United States Mint of Philadelphia naman dito sa bansang US. Ayan. Yung mintage po ng 1964 ay dito po yan. Yung kay online seller ay 1964. Kaya yung mintage po ay ang laki. Nasa 25 million. Napakarami po nito. At saka yung kanyang frequency ay nasa 78%. Ibig pong sabihin ay marami pang may hawak nito. Or marami pang mga taong gustong magbenta nito. Kaya yan po ang gamit ng frequency. Yan, ibig sabihin ay maraming nagbebenta nito, 1964. At yung presyuhan po rito ni Numista mula sa kanyang good condition hanggang sa uncirculated ay mula sa 5.5 pesos hanggang 97 pesos. Yan, mas mura po itong 1964 kumpara dito sa may taong 1958. Ayan, ngayon ay alamin na po natin kung magkano ang presyuhan ni online seller dito sa kanyang 50 centavos na 1964. Ayan. Ito po ay kanyang ibinibenta sa halagang 500 pesos. 2 piraso po yan. 500 pesos. Yan, standing woman holding hammer and anvil in right hand, smoking volcano at right. Ayan, siguro ay nasa tig 250 pesos ang isa nito kung balak niyang ibenta yung isang piraso or balak po nating bilhin yung isang piraso. Kasi paano kung pag gusto lamang natin bilhin ay yung nandito sa bandang kanan sapagkat ito po yung mas maganda yung kanyang kondisyon. Kaya syempre mamimili tayo dyan. Maliban na lamang kung yan nga. Ay 500 pesos po ito. Yan ang kanyang presyo sa kanyang 1964 na 50 centavos coin. Ayan, muli po nating pagmasdan. Baka malamang ay baka magugustuhan natin 'yan. Lalong-lalo na kung collector po tayo at wala pa tayo nito.
ayan, 500 pesos. 1964, 50 centavos coin. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.